Naka-alerto pa rin ang mga residente at lokal na pamahalaan ng Marikina sa posibleng pag-apaw ng Marikina River. Kaya ang ilang kababayan natin doon, itinaas na ang mga gamit sa bahay para diabutin sakaling bumaha. May live report si Bon Aquino. Bon? Yes, Susan, magdamag na nakaranas ng pabugso-bugsong ulan ang Marikina City. Ano? Pero kahit pa ganoon ay nakahanda sila sa anumang pagbaha o di naman kaya ay pagtaas itong Marikina River. Isang barangay tumanas sa mga binabahang lugar sa Marikina City tuwing may bagyo. Nakahanda ng rescue boat na gagamitin upang agad na magamit sakaling tumaas ang tubig baha. Ang mga tauhan ng barangay magdamag na nakamonitor at nagroronda lalo na sa mga lugar malapit sa creek. May iwot-iwot po kami dito. Nasuko po ng barangay tumana na kung sakali pong tumaas ito, nag-aabiso po kami sa mga mamamayan dito. May mga low-lying area, pagka po inabot po ng mga 15-16 ito, inaabot na po sila. Ang mga residente naman sa Tuasonville 1 na nakatira malapit sa creek, marami na raw natutunan sa mga nagdaang bagyo kaya handa na raw sila kahit hindi pa tumataas ang ilog. Ang pamilya Portento nag-akyat na ng mga mahalagang gamit sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Itinabi na rin nila ang mga mahalagang dokumento upang madaling bitbitin sakaling kailanganin na nilang lumikas. Pagka yung alam namin tataas yung creek, pag napansin namin medyo lumalampas na dun sa pinaka-level ng bunganga, ibig sabihin talagang dire-diretso na ang pagtaas ng tubig. Bilang preparasyon sa baha, ang ginagawa raw ng pamilya Portento ay inilalagay nila yung kanilang mga gamit na tuyo at yung mga extra nilang damit dito sa kanilang kisame. Dahil sa oras daw na umakyat ang tubig, maaari nilang kunin dyan yung kanilang mga gamit. At bukod dyan, mayroon ding itinalaga ang pamilya na kanilang exit sakaling tumaas pa yung baha hanggang second floor. No? Itong kanilang bahay may third floor din at itong hagdanan na to ay papunta doon sa kanilang kwarto kung saan maaari ari silang umakyat upang makaligtas sa baha. Alas dos na madaling araw, nasa 14 meters ang antas sa Marikina River, pero may mga naglalakad-lakad at namamasyal pa rin sa tabi nito. Ano ginagawa niyo dito sa malapit sa Marikina River? Namamasyal lang po. Bakit? Tinitignan lang namin yung pagtaas ng tubig. At kung may namamasyal, meron ding nagtitinda sa gilid ng ilog. Hindi ho kayo natatakot na dito ho kayo nagtitinda sa tabi ng Marikina River, medyo malakas ho ang ulan eh. Actually, kasi nasanay na ako rito magtinda eh, tsaka kabisado ko naman yung pagtaas ng tubig. Kapag talaga inabot ng tubig, umuwi na ako. Susan, sa mga oras na ito ay bumubuhos ang malakas na ulan dito sa Marikina City. Ano? Kaya naman hindi malayong umakyat itong tubig sa Marikina River. Pero sa mga oras na ito, Susan, nasa 14.2 meters itong antas ng Marikina River. Kapag umakyat ito ng 15 meters, tinataas ng lokal na pamahalaan itong alert level 1. Kapag naman umakyat ito sa 18 meters pataas, ay dinedeklara nila ang alert level 4 kung saan kinakailangan nang i-evacuate o ilikas yung mga residents. Partikular na yung mga binabahang mga lugar. Pero sa magdamag, Susan, hindi pa ito umabot ng 15 meters, kaya naman wala pang inililikas sa mga residente sa mga oras na ito. Susan? So Bon, yung mga nakababayan natin dyan sa Marikina, sa ngayon naman lahat sila ay nakikiisa o nakikooperate doon sa ginagawang mga panawagan para sila. Lagi maging alerto, lalo na binabantayan yung Marikina River dahil sabi mo nga ngayon malakas yung buhos ng ulan. Para anytime, wala na silang masyadong aalalahanin pa kung kailangan silang agad-agad ng lumikas. Bon? Yes, Susan, tama ka. No? Mukhang participative naman o talaga nakikinig itong mga residenteng mga pinuntahan natin kanina at binisita. No? Dahil ayon naman sa kanila, kapag naman na merong mga taga-barangay na nagsasabi sa kanila na delikado na nga at kailangan na lumikas, natuto na raw sila, Susan, sa mga nagdaang bagyo at nakikinig na sila at talagang lumilikas na sila doon sa kanila mga lugar. Susan? Okay, maraming salamat. Bon Aquino mula po dyan sa Marikina.